May limang semana, linggo ang Kwaresma, bukod pa ang Semana Santa, yung mahabang panahon ito, at nagsimula ito ng Miyerkules pa ng Abo, mas mahaba sa Adviento ang Kwaresma. Mas matagal na panahon binibigay sa atin para magnilay, para magdasal, para mag-isip, para magbalik loob sa Diyos. Kaapat na linggo ng Kwaresma, ganito ang linggo, ay tawag, ang pangalan ay Laetare Sunday, Rejoice Sunday, linggo ng kagalakan, pagdiriwang, sapagkat ngayon paman ay atin ang nararamdaman ang galak na bunga ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Bagamat ilang semana pa ang kailangan bago dumating ang Easter Sunday, ngayon pa man ay nararanasan na natin ang masayang epekto ng pagkabuhay ng Panginoon. Sa ating mahabang ebanghelyo, may tatlong katauhan na mahalaga. Ang alibugang anak, ang panganay na kapatid, at ang mapagpatawad na ama. Ang tatlong na tao na ito ay nagbibigay sa atin ang tatlong daan ngayong panahon ng Kwaresma para tahakin natin patungo sa linggo ng pagkabuhay. Ang unang daan ay ang daan ng bunsong anak, ng prodigal son. Itong anak na ito ay walang utang na loob sapagkat hiningi niya ang mana niya, kanyang mana. Buhay pa man ang ama, hiningi na niya ang mana. Noong panahon na iyon, karaniwan, pinaghahatian ang mana pag namatay na ang ama. Pero ito, itong anak na ito, buhay pa ang ama niya, hiningi na ang mana. Gusto niya magsarili. Kaya pumunta siya, sabi sa Ebanghelyo, to a distant country. Pumunta siya sa malayong lupain. Nagpakalayo-layo siya. Saan yon? Saan yung lupain na yon? Hindi binabanggit sa Ebanghelyo, hindi ina-identify ng talinghaga ang eksaktong lugar saan siya pumunta. Saan siya naglagi? Sapagkat tinutukoy nito, hindi isang pisikal na lokasyon, kundi kondisyon ng puso, kondisyon ng kalooban, kondisyon ng kaluluwa. Halimbawa, ang isang tao na lumayo sa Diyos, nawala ng pananampalataya sa Diyos, nagkasala sa Diyos, lumayo ng lumayo sa Diyos, maaring ang tahanan niya ay malapit sa simbahan o kapilya. Subalit, napakalayo ng kanyang puso at kaluluwa sa Diyos. At ganoon ang kalagayan ng alibughang anak, nagpakalayo-layo sa ama. Marahil, hindi naman malayong lugar, pero malayo sa damdamin, sa puso, sa isip, ayaw niyang kasama ang ama niya. Kapag ang tao ay nagkakasala sa Diyos, dinadala siya ng kasalanan sa lugar kung saan ang kasalanan ay ipinapakita bilang isang bagay na masaya at maganda. Whenever we sin, we are brought to a place where sin is fun, is beautiful, is attractive. Halimbawa, masaya ang kasalanan hanggang mawasak ang buhay ng tao dahil sa bisyo. Masaya ang kasalanan hanggang sirain ang pagtataksil, ang relasyon ng mag-asawa at ang buhay pamilya. Masaya ang kasalanan hanggang tuluyang mapahamak ang taong ganib at palalo at mapagkunwari at kriminal at kung ano-ano pang kasamaan. Tuwing tayo nagkakasala sa Diyos at sa kapwa, pupunta tayo sa malayong lugar, sa lugar ng pagkawasak, sa lugar ng pagkapahamakan, sa lugar ng kalungkutan. Nagpapakalayo-layo tayo sa Diyos at sa sambayanan. Pero,
Dumating ang critical na punto sa alibughang anak. Nang sabihin niya, matapos niyang maramdaman ang epekto ng kanyang alibughang pamumuhay, sinabi niya, nagkasala ako sa Diyos at sa aking ama. Sa puntong ito, hindi niya sinisi ang kanyang ama. Hindi niya sinabi, kaya ako naman nagawa yun dahil mabait yung ama ko. Sobrang bait, sobrang generous. Yung binigay nga ang mana Hindi pa patay, binigay na. Hindi niya sinisi yung ama niya. Hindi niya sinisi ang kapwa. Hindi niya sinisi ang ibang tao. Hindi sinisi ang barkada. Hindi niya sinabing, dahil sa kabarkada ko, nagawa ko yon, masamang yon. Hindi niya sinisi yung mga ugaling marahil ay minanan niya. Wala siyang sinisi, kundi sarili. Itinoon ang pananagutan and responsibilidad, ang accountability sa sarili niya. Nagkasala ako. I have sinned against my Father and against God. Kaya simula ito, itong pag-amin na ito ay simula ng pag-aho ng anak na ito mula sa pagkasadlak sa pagkakasala. Kapag tayo nagkakasala, madali tayong manisi ng iba. Madali tayong manisi ng magulang. Madali tayong manisi ng lipunan. Sabihin natin, ang lipunan masama, kaya masama rin ako. Madali tayong manisi ng guro o leader o ng media. Lahat sinisisi natin sa ating pagkakamali. Sinisisi natin ang iba. Tinukso niya ako. Pinilit niya akong gawin yon. Napwersa akong gawin yon dahil sa pressure. Halimbawa, kaya napakaganda ng nangyari sa alibughang anak. Matapos magkasala, matapos maisip ang kanyang pagkakasala, ay inamin. Kaya napakagandang tanda ng ating paglago sa kabanalan. Hindi lamang sa panahon ng Kwaresma, kundi sa tuwina na yung tayo ay marunong, may kapakumbabaan na umamin at sabihin, nagkasala ako, period. Na walang kadugtong, dahil sa ama ko, dahil sa magulang ko, dahil sa wala. Nagkasala ako, I have responsibility for my action, for my mistake, for my sin. Ikalawang daan ngayong Kwaresma, ang daan ng panganay na anak na kapatid, yung elder son. Ang pakiramdam ng kapatid na ito, masyadong madali ang rehabilitasyon ng kanyang kapatid na bungso. Sa isip ng nakatatandang kapatid, dapat parusahan ang kapatid kong bungso. Dapat siyang ipahiya sa kanyang ginawa. Dapat ipamukha sa kanya kanyang pagkakamali. Dapat pagbayarin siya sa pamilya. Dapat parusahan siya ng grabe. Yun ang naglalaro sa isip ng nakatatandang kapatid. Masyadong namang madali ang pagbabalik nitong kapatid ko na ito. Na parang walang nangyaring masama. Kapag may kapwa tao, tayo, na nagkasala, kapag may kapatid tayong nagkasala, nagsisi, anong saloobin natin sa kapwa na ito? Anong naiisip natin? Ano yung nasa diwa natin? Tayo ba'y nagagalit? O sumusuporta sa kanya? Tayo ba'y puno ng paninisi? O puno ng saklolo at pagtulong? Ang taong nagkasala at nagsisi at gusto magbagong buhay ay nangangailangan hindi lamang ng grasya ng Diyos, kundi ng ating tulong at suporta, ng ating kalinga para magbagong buhay siya,
ng ating pag-akay sa kanya para maging matatag siya at hindi na muling madapa. Ang bawat kapatid na nagkasala at nagsisi ay nangangailangan ng ating tulong at gabay at panalangin at suporta para manumbalik ang relasyon, para manumbalik ang panatag na buhay, para bumalik ang marangal na pamumuhay ng tao na ito. Yun ang pangalawang daan ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ikatlong daan ngayong panahon na ito ay yung daan na pinakita ng mahabaging ama. Ng ama na hininga ng mana ng anak at ang ama na kung kayo yun, anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo kung kayo ang ama na ito? Ang ama na ito sa talinghaga ay handang tanggapin at i-welcome ng masaya at en grande ang pagbabalik ng nagkasalang anak. Handa niyang tanggapin ang anak bilang mahal na anak sa kabila ng ginawa ng anak na ito. Kaya napakadakila ng pag-ibig ng ama na ito. Sapagkat inibig niya ang anak niya habang makasalanan pa ang anak niya. Madaling ibigin ang mabuti at banal na tao sapagkat banal siya at mabuti. Pero isang hamon sa nagmamahal yung ibigin niya ang tao sa kabila at habang siya ay masama. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos, Ama, na iniibig tayo habang tayo ay nasa sadlak sa kabutihan. Hindi tayo iniibig ng Diyos dahil tayo mabait o mabuti lamang. God does not love us because we are good or holy. God loves us even if we are sinners. Even if we live in sin, God loves us. Yun ang dakilang katotohanan ng Ebanghelyo. Iniibig tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos. Kahit tayo'y nakasadlak sa pagkakasala. Hindi dahil tayo banal na o mabuti na, kundi habang makasalanan, iniibig na tayo ng Diyos. Ganon kadakila at kalalim at kalaki ang pag-ibig ng Diyos. He loves us even if we are sinners. Ang ginawa ng Ama sa talinghaga, ang tawag ni San Pablo sa kanyang sulat na binasa natin ngayon, ay Ministry of Reconciliation. Ministry of Reconciliation. Ministeryo, paglilingkod ng pakikipagkasundo. Sa kasawi ang palad, maraming tao ngayon ang eksperto sa pagkakahiwa-hiwalay. Magaling maghasik ng pagkakawatak-watak. Magaling maglikha ng alitan ng mga tao sa lipunan at sa pamilya at sa samahan. Maraming tao ngayon sa mundo ang ganon. Ang gusto, maghari ang awayan, ang alitan, ang dahas. Pero si San Pablo, bilang apostol, sabi niya ang kanyang misyon, ang kanyang gawain ay Ministry of Reconciliation. At ang Ama sa Langit, ang ating Amang mapagmahal at mapagpatawad, ang unang-unang eksperto sa reconciliation, sa pagkipagkasundo, at ang bagay na ito ay nilalarawan ng Ama sa Ebanghelyo na gusto niya magkasundo ang anak na panganay at ang anak na bunso. Gusto niyang ipagkasundo ang anak na alibungha na nagbalik. Ipagkasundo siya sa pamilya, sa tahanan na kanyang iniwanan. Ito ay nangangahulugan, ang Ministry of Reconciliation, nangangahulugan ng paglikha ng mga tulay ng pakikipagkasundo
The ministry of reconciliation means that we have to create, we have to build bridges of reconciliation. Na dapat tayo magtayo ng mga tulay ng kapayapaan, mga tulay ng pag-uunawaan, mga tulay ng pagtanggap sa kapwa, kahit sino pa man siya. Yon, mga kapatid, may 300 tayo ngayong Kwaresma, patungo sa Linggo ng Muling Pagkabuhay. Unang daan ng pag-amin sa sarili, I have sinned against God, and I blame only myself. I do not blame anybody, I blame only myself for that. Ikalawang daan, pagtulong, paggabay, pagsuporta sa kapwang nagsisi at nagbabalik noob matapos magkasala. Ikatlo, ang pagiging minister of reconciliation. Gumagawa ng mga tulay ng pagkakasundo, ng kapayapaan, ng pag-uunawaan at pagmamahalan.